na po tayo sa ating itanong mo kay Aratelis. Hindi ko naman siguradong masasagot, pero at least nakapagtanong kayo. Like-like lang po tayo. Akilis 71. Boss Bads, makakwadro ka, ka lang. Bakit si Donaire 21 Championship di mo na-promote ng ganyan? Paano ko po maipopromote si Donaire? Eh, ngayon lang po ako nagkaroon ng vlog. Kailan lang po ba lumaban si Donaire na... Eh, nung lumaban po siya, WBSS, tignan nyo po yung mga videos ko. Ang dami po. Talo nga ako eh. Yan po ang mga maling prediction natin eh. Kasi sa tingin ko, si Donaire, kaya niyang talunin si Inoue. Hindi na po pala. Hindi na po pala kaya. No? Okay. Hindi, pinopromote po natin yan. May mga analysis po tayo kay Donaire. Siyempre, tabon po siya kay Manny Pacquiao. Hindi po si Quadrolas nakatabon sa kanya. Panahon po yun, nakapokus ako lagi. Lahat talos ng vlog ko, Manny Pacquiao. Eh. Nasasabit-sabit lang si Donaire. Talaga pong ganun. May isang star kang inaba, inano. Tapos yung iba, sabit-sabit lang. Si Donaire parang nasabit-sabit lang sa panahon ni Pacquiao. No? Hindi po ako talaga ganun. Wala naman kaming chance ni Donaire na nagkausap. Wala po kaming chance na na-interview ko siya, nagkita. Wala po kong ganun. Eh. Di ba? Ayain niya ako sa Amerika. Ganun lang yun. Huwag kayong mag-ano, huwag kayong magtampo. Ngayon kung sasabihin niyo na ako ba parehas, hindi ako parehas. Lagi po ako, di ba, sa akin, may pinapanigan, ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. At least nagtatapat ako. Di ba? Pag naglaban si Donaire at si Casimiro, Casimiro tayo. Hindi po ako mahilig sa neutral. Fans po ako eh. Ito pong vlog na to from a standpoint ng isang fan. Kaya wag niyo po akong piliting maging neutral. Hindi, kung yung iba po, eh, pinagmamalaki nila yung neutrality nila. Ako, pinagmamalaki ko na ako ay may kinakampihan. Boss Bats, may injury pa si Pacquiao noon, pero maganda pa din yung napakita niya. Paano pa kaya kung wala siya injury sa pa? Yari si Ugas kung may footwork si Pacquiao. What? Yun nga yung reward eh. Paano kung wala? Eh, meron eh. Hindi nga eh. Kailan niya ba nalaman na may injury siya? 'Di ba? Sa doon na sa laban, round 2, round 3 na raw. Eh mahirap po 'yun eh. Buti kung 'yan lang, ngayon hindi na po takot sa kanya si Ugas. 'Di ba? Nung una takot pa sa kanya si Ugas, nag-iingat eh, kaya ganun-ganun lang suntok. Ngayon hindi na takot sa kanya si Ugas. Boss Bad, kung makasing timbang si Casimiro at magsayo, at pinaglaban sila kahit Pinoy, sino kaya mananalo kahit sparring lang? Kung magkasintimbang sila, di si Casimiro. Sinasagot ko. Kasi imposible naman sila sabi mo magkatimbang sila. Hindi po sila magkatimbang. Herbie Abelo, gusto ba? Wag sayang ang dollar. Pacquiao, wag kang titigil hanggat hindi napapalda. Sobra ka naman. Ay, ang problema kasi, ito po kasi talaga ang problema eh, no? Sa mga interview ng ano, ng mga boksingero, pag nanonood daw sila, yung mga retired, pag mga nanonood sila ng boxing, pag may boxing event na malalaki, gustong-gusto nila mag-comeback eh. Ayun po. Pero pag nadating na sa gym, doon nila na-realize, hindi ko na kaya. Yun po yun. Kahit ako eh. Nung ako ay, kailan ba yun? Mga siguro, mga 44 ako. 52 ako ngayon. Nung 44, napadaan ako rin sa court. Nakita ko may mga may edad nang lumalaban. Nainganyo ko na mag-basketball eh. Sabi ko, mga kaidaran ko lang to eh. Laro kaya ako. Mukha akong Kenkoy. Una, mukha kang Kenkoy. Nakakahiya. Ikalawa, yung isang araw mong pinagpawisan ka, kasi ano ko, sentro ko, rebound ako, hindi po pwedeng hindi ako tumalon. Isang linggong masakit ang tuhod ko, sabi ko, hindi na. Yun po yun eh. Talagang ang pagtanda, hindi mo maiwasan. Hindi nyo pa naranasan yan.
pag naranasan niya yan. Noon kasi ganyan ako eh, yung nung naglalaro pa ako araw-araw ng basketball, pag may mga sabi, hindi na, hindi ko na kaya. Parang ang iniisip ko, sa isip-isip ko lang, tamad lang kasi kayo maglaro. Ganun. Pero, naranasan ko talaga eh. Arby Regala, Boss Bud, nakukulangan ka ba sa stamina ni Magsayo? Honest answer po, tingin ko po kasi di niya kakayanin si Russell. Hindi. Matatag talaga lang yung ano. Matatag talaga yung nakalaban niya kasi napabagsak niya na eh. Napabagsak niya na eh. Nagkaroon lang na second win si Magsayo. Hindi po eh. Kasi tumudo siya eh. Malakas talaga si Magsayo. Ewan ko lang ha. Hindi ko po nakikita yung malakas din kasi talaga yung kalaban niya. Kinapos lang din. Mabilis po kasi yung suntukan nila eh. Nakakahingal ako nga, nanonood, hinihingal ako. Hindi ko po nakikita. Kasi round 10 niya na napabagsak, di ba? Press na press pa si Magsayo yung itsura. Baka na iniisip nyo siguro, hindi niya na pabagsak. Malakas talaga yung kalaban. Actually, naano niya lang, naunahan niya lang. Kita nyo, round 1 din. Instead na siya na, di ba? Lumusog pa na lumusog. Boss, pwede ba si Casimiro kay Tank Davis? Hindi, ang layo eh. 135 si Tank Davis, di ba? Lightweight sila eh. Si Casimiro, 118. So, almost 20 pounds ang diferensya. Malayo. Reverse flow, sayang Boss Buds kung sinama lang sana nila si Mami D. Na-oras yun na si Uga. Pero tingin ko lalaban pa rin yan si Manny. Ma-pride din si Manny kaya hindi yan magre-retire ng talo. Ewan po natin. Depende sa kanya. Kung ako kasi, di ba? Sa bagay, iba-iba naman ang tao. Baka naman yung pagiging warrior niya. Pero nakita ko kasi, hindi na siya makakilos eh. Kung nag-cramps siya ng second at third round, bakit nung first round, hindi rin siya makakilos? Okay, enough is enough kay Pacman, huwag na magpilit. Baka instead na makabawi, eh lalong maging kahiyaya. Alam po ninyo, ito real talk ha, kay Ugas. Si Ugas dapat, kumbaga, dapat talunin ni Pacquiao yun. Unrated, ay hindi naman sa unrated, no? Hindi po siya yung top welterweight, no? Hindi po siya kasama ron. Hindi po siya na pag-uusapan. Nakasama siya rin sa top welterweight. Kaya dapat yun, parang kita nyo nga yung, marami siguro nanalo, no? Kita nyo nga yung ads. Pabor na pabor kay Pacman. Parang nakakawalang gana nga dahil alam na ang lahat mananalo si Pacman. Eh, talagang ganun ang buhay. Kaya, dalawa lang yan eh, di ba? Ano ang gagawin ni Pacquiao? Sinong lalabanan niya? Yung mas magaling kay Ugas? Eh pag mas magaling kay Ugas, eh si Ugas nga, hindi ka nananalo. Kung hindi mas magaling kay Ugas yan, o rematch, pag rematch yan, same pa rin. Same pa rin po mangyayari dyan. Magandang magtayo si Manny ng Boxing Academy. Alam po ninyo, ganda po ng pinopropose ni Senator Manny Pacquiao, yung Boxing Commission. Eh, nahaharang lang. Walang sumuporta sa kanya. Parang yung mga Las Vegas, yung Nevada Commission, magkakaroon na tayo ng ganun. Parang nakatutok lang sa boxing. Meron tayo ngayon GAB eh. Kaya lang yung GAB, lahat ng professional yun. Hawak din nila yung PBA, hawak din nila yung mga karera ng kabayo. Ang gusto ni Senator Manny Pacquiao, isa lang para sa boxing lang at tutok. Eh yung GAB kasi lahat po yan ng mga professional sports. Hawak po nila. Pwede pay-per-view ang laban Inoue versus Casimiro? Si Inoue kasi hindi pa siya nakapag-establish din sa Amerika. Yung huling laban niya po, wala naman pong nanood gano'n eh. No, wala po siyang, hindi po siya na-establish sa Amerika na yung kasikatan niya. Mga ano lang, mga boxing fan lang talaga, yung mga
nakakakilala rin kay Inouye. Hindi po siya kasing ano, kasing sikat ng inaakala natin sa Amerika. Para ka mag-pay-per-view, dapat may pangalan ka man lang doon. Wala po. Wala po si Inouye. Hindi po siya kasing, no, yung iniisip natin. Okay. Pau salud. Makadunayre, kaya asar sa kanya si Tata. Sobra. Sobra ka naman mag-ano, Ferrer Dumantay. Anong tawag dyan? Intriga, intriga. Hindi kaya na-set up si Pacman ng PBC. Ayan po ang ano, yan po ang marami mga conspiracy theories. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi, kung PBC lang po ang masusunod, gusto nila manalo si Pacquiao, no? Para lalaban pa uli kay Spence o kung sino pang PBC fighter ang pwedeng labanan. Kita po nila yan eh. Laki po kikitain nila kay Pacquiao eh. Kaya hindi po ako naniniwala dyan na si Ugas, kahit tinalo niya si Pacquiao, lalo na ganun ang pagkatalo. Puntos lang. Hindi po niya maagaw yung ano, yung pagiging global superstar ni Pacquiao. Buti sana kung binugbog niya si Pacquiao katulad ng ginawa ni Pacquiao kay De La Hoya. Magsayo, exciting yan, vulnerable at hiwalay pa ang bodega. Hilaw pa ang bodega. Janice Akdewan, alam po niyo yung kinagusto ng mga tao kay Pacquiao, yung tinatamaan, nakikita natin lumilipad, di ba? Si Magsayo, ganun din. Tapos bumabangon. Boss Bag, set up lahat. Si Ugas, 11 days na perfect niya counter right. Samantalang si Marquez, 4 years bago na perfect. Overtrained boss. Yun lang po sa akin. Pwede rin naman matanda na si Pacquiao. Sa tingin mo ba, nung Pacquiao na lumaban kay Marquez, kakayanin ni Ugas yun? Ang bagal sumuntok ni Ugas, hindi po tatama kay Pacquiao yan. Yun lang po yung nakikita ko eh. Boss, sino ba ang sunod na kalaban ni Cuadrolas? Nung ini-interview ka, nung ini-interview ko siya, si Inouye ang ano, tapos ngayon, mula rin sa kanya, Donaire, tapos Inouye. Siguro, dalawa silang kinakausap, titignan natin. Pero kung available na si Inouye, bakit hindi? Ang laking pera nun si Inouye. Iba lakas ni Casimiro, maniwala kayo, Mo TV. Richard Casino, Boss Bad, sa tingin mo ba, kaya ni Magsayo ang champion sa WBC? Kaya naman, kasi kung hindi niya kaya, para sa ampan lahat, di ba? Kakayanin niya dapat. John Winchester. Maraming nagsasabi, no? Ang susunod daw na mukha ng Philippine Boxing si Magsayo. Wala naman po problema. Ang problema, mag-campion muna, no? Bago nyo, kasi yung iba, dahil sa galit kay Cuadro Alas, ayaw nila i-recognize si Cuadro Alas eh, na siya yung mukha ng boxing. Si Magsayo, in the future pa yan. Yan ang susunod kay Cuadro Alas. Hindi pa nga champion eh. Diba? Ganun naman po yun. Hindi pa siya champion. Kaya, siya nga, hindi niya pa rin naman iniisip ang tanging pangarap ngayon ni Magsayo mapalaban sa championship. Emmet Sabas, Boss, ano height mo? Matangkad po ako. M's Vlog, high Pacman pa rin. Yan. Michael Oviedo, dapat bumaba siya ng 140 against Taylor for undisputed. Dapat magretiro na siya. Kasi concern ako eh. Nakita ko po si Ali nung huli. Yung huling laban ni Ali. Ewan ko kung yun na huli. Ha? Napanood ko siya kay Trevor Berbick. Eh. Hindi na po nakakasuntok si Ali. Panay tama sa kanya. Yung mga tao nga, sumisigaw na, Ali, Ali, yung alam niyo yun, wala na eh. Nakaano na lang po siya sana eh. Binubugbog na lang. Kaya ayaw ko pong makita sana kay Pacquiao yun, yung ganun. Kasi kay Ugas, okay pa siya eh. Kahit pa paano. Lamog pa nga si Ugas eh. Imaginin mo yun. Ang bagal na ni Manit, hindi nakakakilos, na lamog pa ng ganun. Talagang mahina po si Ugas. Dapat nanood ako laban boss ni Inouye kagabi, di naman magagaling, nakakalaban niya. Si Donaire lang magaling, laging sa pool pa, walang follow-up si Donaire. Sabi ko naman sa inyo, si Inouye parang batang Pacquiao yan.
Yung bata si Pacquiao yung makikipagsabayan sa inyo. Kasi nagbilang ako, yun po yung analysis ko nung Kenny. Kay Donaire Inoue. Sinabi ko, si Inoue, tinatamaan ng kalaban. Madaling patamaan si Inoue. Kaya si Donaire Kako, pag tumama, once na tumama si Donaire, may paglalagyan si Inoue. Nakita nyo naman, nung tumama si Donaire, ang pagkakaiba lang, si Donaire kasi, wala talagang palo. Kahit nung prime niya, hindi naman po. One punch killing machine yan si Donaire. Unlike kay Cuadro Alas, di ba, tsaka kay Manny Pacquiao, pag nakaamoy ng ano, yung tumatakbo pa sila, alam mo, yung, para, yung, literal na tatakbuhin ka pa para bugbugin ka, pag nakaramdam na groggy ka. Yun lang yung nakita kong tanging pagkakapareho ni Pacquiao tsaka ni Cuadro Alas. Yung estilo, ang layo eh. Si Cuadro Alas talagang ano lang eh, no? Para naglalakad lang. Pero mahirap po patamaan yun. Pag nakaamoy sila na groggy kalaban, tinatakbo nila para bugbugin. Yun yung nakita ko doon sa dalawa. Na hindi ko nakita sa ibang boxer. Dapat ba, nanood ako, Boss Bad, center ka pala, anong height mo? Matangkad ako. Hindi. Ako po pinakamababang mababang center. Hamon ni Turman si Pacman, si Ugas, Spence, or Crawford. Hamonin niya. Eh, panayhamon na lang po si Turman ngayon. Nung panahon niya kasi, si Turman po kasi pinakasikat nun sa welterweight eh. Nung panahon niya, namimili po siya ng kalaban. Ayaw niya labanan si Spence. Nung nabaliktad na pangyari, masikat na si Spence. Ayaw na rin siya labanan ngayon ni Spence. Ang buhay nga naman. Kapag hindi ka maghamon ng unification title, hindi ka talaga sisikat. Lalo kay Nietes, lagi na lang depends. Tawag marketing strategy. Yun po yung sinasabi natin na yung lagi po rito, lagi ko po na bakit daw hindi gayahin ni Casimiro si Manny Pacquiao. Yung kasikatan po ni Manny Pacquiao, marami po doon, ano? Marami po doon nagkataon, no? Magaling si Manny Pacquiao sa magaling. Si Nietes din magaling. Di ba? Ang problema, pareho sila. Parehong mabait, parehong hindi nagtatrastok, parehong hindi naghahamon ng mga kalaban. Pero yung chance, wala si Nietes noon. Eh. Si Pacquiao, ang dami. Yung swerte, may kasamang swerte si Pacquiao eh. Mahirap pong i-duplicate yung swerte ni Pacquiao. Bibihira po yun eh. One in a million. Biruin mo, nagte-training lang siya. Bigla nawala ng kalaban si Ledwaba. O naghanap sa ano ni Freddy Roach. O baka meron kang boxer dyan na pwedeng bubugbugin lang nitong champion na si Ledwaba. Bubugbugin lang. Ang kailangan ni Ledwaba, yung bubugbugin lang para, kasi taga-Africa siya eh. Sayang naman kung uuwi na siya. Sumalangit na wa. Namatay yata sa COVID si Ledwaba, di ba? O, di ba? O, tapos yung kay Marco Antonio Barrera, hindi rin siya kilala. Gagawin lang siyang ano, yung bago yung, anong tawag na nga doon? Tune-up fight. Tune-up fight lang si Manny Pacquiao ni Marco Antonio Barrera. O, tapos nagkagalit sila ni Oscar De La Hoya. Kaya siya hinamon ni Oscar De La Hoya. Wala pong pagkakataon na gano'n yung ibang boxer. Kaya nga si John Rayl, gumawa siya ng kanyang pagkakataon. Gumawa siya ng chances niya.